Bumili nga pala ako ng swimming pool para meron ng liguan ang bibi ko na si Adobo. Yes, tama kayo nang narinig. Pangalan nga pala ng bibi kong ito ay si Adobo. Pero syempre, huwag kayo magdala, hindi ko siya i-adobo. Eto nga, at pinakita ko na sa kanya swimming pool. Kinausap ko nga siya, tinanong ko kung excited na ba siyang maligo. Sumagot siya at ang sabi niya, quack, 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 quack. Para sa mga hindi nakakaintindi, ibig sabihin nun, na-excited na siya. Habang nilalagyan ko nga ng tubig ng swimming pool, naglagay na nga din pala ako ng mga water lettuce para pakiramdam niya ay talaga nasa ilog o nasa lawa siya. At para mag-enjoy siya mag-swimming. Syempre, tinuturo ko siyang anak ko. Bago siya mag-swimming, sabi ko kumain muna. Ang kaso nga lang, hindi pa siya masyadong maamo sa akin. Kahit anong gawin ko, tinatalikuran lang niya ako at ayaw niya kumain. Kaya naisip ko na ilapag ko na lang itong pagkain niya at baka kumain siya. Pero alam niyo ba, hindi ko siya sinukuan. Parang babae din pala itong mga bibi. Konting suyo lang, mapapakain ko din pala siya sa kamay ko. Pero alam niyo ba, habang pinapakain ko siya, medyo masakit pala. Medyo merong konting-konting sakit lang naman. Ganito pala pakiramdam kapag tinutukha ka na isang bibi. Medyo nakakakaliti. Pero tiniis ko para lang mapakain ko siya. Kasi ganun ko siya kamahal. Charo. Malapit na nga pala mapuno itong swimming pool. Tingin ko ay okay na to at pwede na siya mag-swimming. Pagkalapag ko nga sa tubig, lumungoy agad siya. Medyo na-refresh nga yung mukha dito ni Adobo. Tingnan niya paa niya pa sway-sway pa. Siyempre bilang tatay niya, binabantayan ko siya, baka kasi malunod siya. Pero every time na lumalapit ako, lumalayo siya sa akin. Kaya nagtatampo tuloy ako sa kanya. Sinusubukan at ginagawa ko naman ng best ko para mapaamo siya. Ibuon ko paglagay ng kanin sa kamay ko kung lalapit siya. Pero ayaw niya talaga, kaya hinagis-hagis ko na lang yung kanin. Tumitingin nga siya sa akin habang hinahagis ko yung kanin eh. Siguro sa isip niya nagsasalita na siya tapos ang sinasabi niya, ginagawa mo. Pero effective naman yung paghahagis ko ng kanin. Kasi bago pa lang mo ginahabol niya at kinakain niya. O diba nabusog siya. Himan ko nga lang para siya saglit para mag-swimming. Pero pagbalik ko nakakita ko ng isang babala. Meron pala nagmamanman sa kanya. Ako nakakatakot naman. Hindi kaya nag-aabang na siya ng tiyempo bago sumugod. Aalala na ako kay Adobo kaya nalapitan ko na siya. Akala ko nga nawawala siya eh. Pero tignan nyo, sumisid siya papalayo. Grabe, napakagaling. Hangang-hanga nga ako sa kanya eh. Tignan nyo mabuti kung paano siya sumisid. Ngayon ko lang nalaman na meron palang gantong talent ang bibi ko na si Adobo. Talagang nagtago niya siya at marunong siya mag-ingat. Marunong pala siya mag-self-defense. Ang galing guys, sumisid siya, nakita nyo ba? Galing niya sumisid, grabe. Pakiramdam ko parang naparoon si Adobo sa nagawa niya. Kasi tignan nyo naman kung paano siya mag-enjoy. Pumapagaspas pa yung pakpak niya. At nawagayway pa yung buntot. Kaya naman bila isang proud father, nilapitan ko siya at kinausap gamit ang bibi language. Sumagot siya sa akin at naintindihan ko siya. Tignan ko nga pala siya, gusto pa niya mag-swimming. Ang sabi niya ayaw na niya. Kaya naman isa-isa ko muna inalis ng mga water lettuce. Kasi sayo naman itong mga to, fresh na fresh. Kesa itapon, binalik ko nga pala siya sa batcha na mayroong betta fish. Kailangan din kasi ito ng isda para meron silang tataguan. At saka nagtag-ulan sa amin na wala ng water lettuce sa dagat. Bago ko nga pala punasan si Adobo, nilagay ko muna siya dito sa isang tray. Eh kasi naman itong swimming pool, ibis na paliguan lang ni Adobo, ginawa na din niyang CR. Habang lumalangoy kasi siya, pinuno niya ng ipo. Kaya bago pa may gumamit ng swimming pool, ko tinapon ko na at nilinis. Kumuha naman ako ng tuwalya at pinupunasan ko na nga dito si Adobo. Medyo natatawa nga lang ako dito kasi habang pinupunasan ko yung legya, lalong humahaba. Natatawa nga ako sa kanya kasi sabi ko, priglihi ka ba sa giraffe? Tumugot nga siya sa akin at sabi niya, hindi ako priglihi sa giraffe, sa ostrich ako, ostrich. Mahaba lang leg, ostrich na. Natatawa talaga ako sa kanya. Sabi ko, tignan mo yung camera. At sabi ko, hindi ka ostrich, bibi ka, bibi. Katapos ko nga pala siyang punasan, binalik ko na siya dito sa bahay nila Kenchi. Bawal kasi maligo si Kenchi kaya hindi ko siya sinama. At alam niyo ba, kapag pids ang pinapakain ko sa kanila, makikita niyo talagang hindi na sila mapakali. Kahit nga itong si Adobo, itignan niyo. Mukha niya na pinapakain ko, halos ayaw nang kumain. Pero itong pids talagang sunggab agad. Sabi ko, nagkamali pala ako na sabi, hindi ka pala bibi, hindi. So, sobrang lakas yung kumain, sabi ko, dinosaur kayo, dinosaur. Charot lang. So, yun lang muna. Thanks for watching. Bye-bye! Yeah!